Nakilala mo ba ang Panginoon sa iba't ibang pangyayari ng ating buhay o sa ating mga experiences? Mapayapang araw ng Martes, mga masugid kong taga-subaybay ng programang ito. Ako po si Sister Ameline ng Daughters of St. Paul. Sumaati nawa ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Ikalawa ngayon ng Agosto, kapistahan ni San Eusebio de Berchele na isang obispo at San Pedro Julian Aimard na isang pari. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating matagpuan ang kayamanang tunay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ano man ang bukasyon natin sa buhay, maaari itong maging daan sa pagkamit ng buhay na walang hanggan kung si Kristo ang ating sinusundan. Manalig at magtiwala tayo sa Panginoon. Sa anumang problemang mayroon tayo, dahil alam ng Diyos ang ating mga saloobin. Ito ang tema ng Mabuting Balita ngayon. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon nang gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka, sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Lakasan ang loob! Ako ito! Huwag kayong matakot!" Sumagot si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig! Halika!" Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako!" Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi, "Taong ko konti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi, "Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos!" Pagkatawid nila, dumating sila sa pangpang ng Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon at ipinamalita nila sa buong kapaligiran. Kaya dinala nila sa kanya ang mga may sakit. May nakiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit. At gumaling ang lahat ng humipo rito. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Sinasabing matapos magpakain ng higit kumulang 5,000 katao, nangyari ang kaganapang ito na nabasa natin ngayon sa ating ebanghelyo. Pinauna na ni Jesus ang mga alagad upang magkaroon siya ng maikling panahon upang manalangin. Sa hindi inaasang tagpo, humangin ng malakas at halos noon tumaob na ang bangkang lula ng mga apostol. At do'y dumating si Jesus. Mga kapanalig, hindi ba't sa maraming pagkakataon sa ating buhay, ganun din tayo. Kapag hinampas tayo ng alon ng suliranin, malakas din yung hangin ng ating kayabangan dahil akala natin, kaya natin. Tataob na ang ating lakas upang lubaman muli. Dalawa lang ang maaaring mangyari. Ide-deny mo na mayroong Diyos at i-consider siyang multo o kikilalanin mo siya bilang Diyos na totoo. Nasa atin ang pagpapasya at pagpili. Pero sana hindi lamang sa panahon ng paghampas, paghangin, at pagtaob natin maalala ang Panginoon. Sana sa kapanatagan, kapahingahan, kasiyahan, mas makasama at madama din natin siya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers,
sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, natural calamities at mga may sakit na patuloy pa rin nahihirapan. Kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kaligayan at kaligtasan. Ipagdasal natin kasama ang ating mahal na ina, Birheng Maria, na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pag-ibig ni Jesus sa kanyang banal na puso ating pagyamanin. Katapatan ng Birheng Maria, idalisay at isalamin. Kaya tuwi na nating ipanalangin, naway kalooban ng Ama'y matupad sa ating bawat gawain. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name. With you alone to guide us, make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever.